Si Macky at Trisha ay mahilig sa adventure at isa sa kanilang mga pinuntahan ay ang Kalinga. Inakyat nila ang bundok ng Kalinga kung saan matatagpuan si Apo Wangod. Habang nasa biyahe, ay natatawa pa si Trisha dahil sa nangyari kay Macky. Dahil hindi sanay si Macky sa pagbabiyahe, ay siya ay nagsusuka at nahihilo. Mayroon din silang mga kaibigan doon. Nang nakarating na sila sa kanilang destinasyon, bakas sa mukha ng dalawa na sila ay sobrang saya. Sobrang saya nila dahil napakaganda ng tanawin doon. Sabay pa nilang sinigaw na ang ganda ng Pilipinas habang magkahawak ang kanilang mga kamay. Pagtapos naman nito ay sinabi ni Trisha na kaya pa ba ni Macky maghintay? Sa tanong niyang ito ay agad na sumagot si Macky. Sabi naman ni Macky ay kayang-kaya niya pa at hindi siya susuko. Pagtapos nito ay sinimulan na nila mag-hiking. Tuwang-tuwa ang dalawa sa una at hindi pa bakas ang pagod nila. Ngunit nang mangkalahati na nila, ang bundok na kanilang inaakyat ay bakas ng pagod sa mukha nila. Pagod na pagod ang dalawa, ngunit sila ay pursigido na maakyat ito. May pagkakataon pang sobrang pagod na pagod at panandali ang napasabit si Macky sa hawakan dahil nanghihina na ang kanyang tuhod. Palagi kang laman ang isip ko, laman ng bawat panaginip ko. Ngunit pagkaraan din ng ilang minuto ay tinuloy niya na muli ang pag-akyat sa bundok kasama si Trisha. Nagdesisyon si Macky at Trisha na magpatato ng 3 dots para sulit ang kanilang akyat sa bundok na iyon. Kakaiba ang tato na ito dahil ang magtatato sa kanila ay si Apo Wangod na sikat at tanyag na mantatato ng Kalinga. Siya ang pinakamatandang mantatato doon at nagtatato siya for 80 years na. Ikaw lang ang sinimulan na nila ang pagtatato. Sa una, akala ni Macky ay basic lang iyon. Ngunit nung pinukpok na ito ay naramdaman na niya ang sakit. Pagtapos nito ay nagdesisyon na silang bumaba ng bundok upang umuwi. Magkasama sila ni Trisha sa pagbaba. Habang nababa, sabi ni Macky ay mahirap talagang umakyat at bumaba ng bundok. Sabi naman sa kanya ni Trisha ay parang pangarap lang ito. Kahit mahirap, kung gusto talaga nating maabot, ay pagsisikapan natin ito. Sila sa kanilang pinanggalingan at umuwi na sila. Sa kanilang pag-uwi, may nakita si Macky na kanyang mga fans. Binigyan niya ito ng mga sticker at tuwang-tuwa naman ang kanyang mga fans dahil nakita nila kanilang idol na si Macky. Sa kanilang muling pagkikita ay nag-long ride sila papuntang Tagaytay. Si Macky ay nagsuot ng helmet kay Trisha dahil namimiss niya na daw ito. Bigla naman silang napasilong dahil umulan. Sila ay kumain na din habang nagpapatila ng ulan. Habang nakain sila, biglang kinilig si Macky lalo na ang mga manonood nang subuan ni Trisha si Macky ng pagkain. Pagtapos ito ay gumanti din si Macky at sinubuan din si Trisha. Tumila na ang ulan kaya naman tumuloy na sila sa pagbabiyahe nila papuntang Tagaytay. Tumigil silang saglit dahil parang nagloloko daw ang motor ni Macky. Nagpicture muna sila sa napakagandang tanawin doon.
Napasabi naman si Macky ng I love you kay Trisha. Nagulat si Macky nang mag I love you to si Trisha sa kanya. Maging si Trisha ay nagulat din na nagsabi siya ng I love you, kaya dinugtungan niya ito ng sorry, joke lang pala. Hanggang dito pa lang ang ating update sa nakakapanabik at napaka-sweet na story nila Ma'am Trisha at Macky.